Santo. Amen. Sumaino ang Panginoon. At sumaino niyo. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang. Inaamin ko sa mga Panginoon ng Diyos at sa inyo mga kapatid, nawa ang kasal sa isip, sa lita, sa gawa, at sa lahat ng pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mga ating pwede ng Maria, sa lahat ng mga makinig mga matang, at sa inyo mga kapatid, makapit na kami sa mga Panginoon ng ating Diyos. Kawal tayo ng mga pag-ibig ng Diyos, at kawalan tayo sa ating mga kasalanan, at pagpapayag tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawalan mo kami. Panginoon, kawalan mo. Kristo, kawalan mo kami. Kristo, kawalan mo. Panginoon, Amanin mo ang pag-iiyak. Inapatuloy mo at inaalagaan ang wagas ng katapatan. Itatuloy mo ang aming kalooban upang sa pag-ano mo sa amin sa dilim ng ating langan. Kami huwag mapalit sa diwalang mong maasahan. Sa mamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalan ng kami. Amen. Pagbasa mula sa pagkagawa ng mga apostol. Noong mga araw na yun, may isang taong dumating sa Antioquia mula sa Judea at itinuro sa mga kapatid ang ganito, kapag hindi kayo nagpatuloy ayon sa utusan ni Moises, hindi kayo maliligtas. Tinutulak ito
dipimpin Israel upang magsamba. Masaya tayo kapatid sa tahanan ng Poong Diyos. Ahangad ang Poong ay pasalamatan pagkat ito'y utos na dapat rambanan. Doon din naroon ang mga kutsuman at trono ng hari hahapon sa tanan. Masaya tayo sa mga natawag ng initiation.
Sa Pilipinas. Marami na siyang nabasa. At
sempre che un po' provato. Anche perché hai bahagia da mani, rendi il tuo nome. Per i sapere la mia bahagia, però non tu si fai bene. Wala mo sa tutuloy niya dapat, it is a form of respect. Hindi na mo lang, kapag hindi ka na nagpala, hindi ka na mabuti Kristiyano, hindi ka na mabuti Katoliko. Yun ang isa sa pamamaraan ng pagkala sa mga mga pagkala sa mga pagkala. Baga pagkala sa dulo, pero hindi mo lahat. Hindi. May nakita ko ito na Amerikano, na nagpapano, na Katoliko. Wala. Pero kung nakita ko sa Biblia, yung mga ito namin pagpapano, ay dito yung mga bata, ayaw palapitin ng mga dadal kay Jesus. Kaya nang ginawa ng Jesus, pinalapit yung mga bata at nakalimili ang kanya at ilagay ang kanyang mga kapalya sa kanyang mga mundo, sa kanilang mga mundo. So, sa akala, inagap natin doon, ilagay natin ang kanya ng Diyos. Paano po? Kasi nasa atin ang mga tatapos wala ng kanyang Diyos. Pero ano yung cultural? Not religious. Kasi parang hindi lahat ng katulungan ginagawa. Kultura natin ang Pilipino yun. Kasi sila po ang ibarulo. Maraming po ang iba. Pero sa ako, magpapita natin na nga ito. Kaya po yung sinasabi ng iba na hindi tayo nagbabasa ng Biblia. Okay, hindi tayo nagbabasa ng Biblia na sinasabi natin. But may mga kultura tayo na rin ng dating sa Biblia. Ng dating sa Biblia. Na hindi pa natin ng requirements na aming pagkakalala, pero nakuha ko natin. Kasi maganda. Maganda. Pangalawa po ito sa narasin natin yung video process. Ay yung ipanghero. Ano po yung ipanghero? Yung ipanghero yung sinasabi, ang sino pang nananatili sa akin ay sasakala. Graphic representation ay ang sama at ang puno. Pero ang sabi ni Jesus, ang nananatili sa graphic sa sama at puno. So nakita naman namin yung puno, nakita namin namin ang sama. Pero hindi pa rin napili. Pero may pagkakawin mo kasi makita natin ganun ang magkakawin. Yung sana at saka yung puno. Mali ba na lang ako sa ibang mga lakas na hindi na nakita ng puno o baka hindi na malamit ko na kung tayo sa kakita ng puno. Sa Jesus ang puno, tayo ang mga sana. Kapag wala tayo sa Diyos, tayo ang puno. Itatapon. Kaya lang po yung minsan nyo, yung ating representation, ngayong mga bagong panahon, yung makita po na pinagin, ay hindi na ganito kalapit. Kasi ngayon, gusto mo yung wireless, wifi. So, nagtatawag na wifi, wireless. Bagamang meron lang, iba yung hindi na lang yung sa computer, hindi yung tawagin natin yung kaywala. Yung ating mga gadget ay kaywalas. Walang tayong makikita. O nga lang, pero connected. Nakita natin. Saan natin nakita na siya yung mag-connect? Kung ano, meron dito sa kapila, meron ko rin dito. So, kaya lang, wireless na lang. Kaya lang, yung microphone. May microphone tayo wireless. So, pagkakas ko lang itong wire nito, ay nakatakas.
ay pagbili sa atin. Hindi na po masyadong alipres kasi nga hindi connected physically. Hindi po yung connected naman physically kasi hindi na lamang may virus, hindi na lamang nakikita ng ating mga mata, hindi takot visible sa ating mga paglapagod na connected ka kasi connected ka na wifi kasi pwede mo siya iisang wifi dito, pwede kayo mag-connect kahit na hindi wifi. At maaaring magkaiba kayo. Yung iyo maaaring wifi, yung kanya maaaring data. So, pwede mo sabihin niya rin. Ay, ito yung malaking hapon. Malaking hapon kasi bakit? Noong una, yung connection ay isa lang. Yung puno at saka yung sama. Yung puno at saka yung sama. Ngayon pa na ako ngayon, ito yung video kung tawagin mo natin ito rin. Kasi bakit? Kasi ngayon, alam mo ba, yung wifi. Pwede ko na mayroon dalawang source of wifi. Pwede magkaroon ng dalawang source of wifi. May ipon kasi natin po, kung sa may mga sato, nakalagay ko ang tawag ng smart connection. Pwede ka kumuha sa data, pwede ka kumuha sa wifi. Kung sino ang batas, doon ka pwede kumuha. So, bakit po natin credit? Kasi nga po, baka yung aking connection na kung gusto kayo nilo ng malakas, hindi na natin tinitingnan kung ito'y galit sa Diyos. Kasi nga, hindi na siya physical, visible. Hindi na siya physical, visible. Siya ay wireless naman. Kaya po, ito yung mas malaking hato. Ito yung mas malaking hato. Na hinaharap kayo ng kasatukulong panahon. How are we connected to one another? Gaano ba tayo kalapit ang ating connection sa bawat isa? Gaano ba kalapit yung connection natin sa bawat isa? Kasi ang dami ng distraction, ang dami ng pwedeng pagpulitan, tama kayo, marami ng pwedeng pagkakamalahan. Marami ng pwedeng pagkakamalahan. Marami ng pwedeng gawin. Kaya po, noong una, ay makita ko natin, ang ganun sa noong una, noong una, kinikwento, kapag wala sa isla, yung mga anak, talagang nandun, nagkakasal, kasi bakit? Kakunti lang ba naman yung TV? Nakaunti na muna ang TV. Ngayon na lang ito muna. Kasi halos lahat ng household nyo, may TV. Kaya lang muna, ano pa na po sa TV? May kaagaw. Noon na walang kaagaw. Talagang control. Kaya ito yung hapon ng kasatukulong panahon. Saan tayo nakakulat? Maraming tayo nakakulat. Pero kung ang mamaya, hindi sa Diyos. Hindi sa Diyos. Nakakulat na. May power na. Pero meron ba yung power na yan galing sa Diyos? Baka hindi galing sa Diyos. Baka ito lamang ay pulsa ng tatangka na Diyos. Pwede po yung pulisa namin, very blooming ino. Very blooming ino. Kaya ano yung malaking hamon
di donne. Hai una connessione sul Papa, su quello che posso essere dice mia ragazza. Ciao a vedere il mio. Ti innamorerà anche tu. Hai una connessione sul Papa. Kasi, baka papaya ka. Akala ko. Sa'yo ba nakakulit? Hindi na pala. Makakala natin sa Diyos mo na yung nakakulit. Hindi na pala. Hindi na pala. Tingnan na lang natin. Bahagi na lang walang bahagi ng pag-ilos. So, usapin ng mga magulang sa inyong mga anak. Ilang oras niyo na pagsasabihan ng inyong mga anak. Ilang oras ito na sa klaso. Ilang oras ito na sa TV. Nasa harapan ng TV. Ilang oras ito na sa harapan ng kanyang computer. Ilang oras ito na sa harapan ng kanyang tablet. Ilang oras ito na sa harapan ng kanyang cellphone. Ikaw ba? Ilang oras na ang pwede mo nakausap mo na mo sa araw na ito? Kasi pwede, magtayang distraction eh. Maraming distraction. Maraming pinagkakapalaan. Maraming pinagkakapalaan. Kaya dapat maging aware tayo. Maging aware tayo. Baka mamaya ay hindi na tayo connected. Tuwan na tayo. Baka mamaya hindi natin alam, hindi na pa tayo nakakulit sa Diyos. Kasi nga sa isang nakakalimutan, ang kita niya, ang ipawa ka na. Ba't hindi ka makapagsimpa? Ano, marami ko na ako. So, saan na nakakulit? Isang mayroon ako. Hindi sa Diyos. Baka hindi ka nakapagsisipa. Hindi ka nakapagsisipa. Kahit malamang isang beses, sa loob ng isang mundo. Kaya, ito yung bago ng isang iman. Hindi nga ba tayo na nakatagpo ko ang Diyos? Hindi na natapos doon. Hindi lamang I have in love with Christ. Natagpo ang Diyos. Tapos wala na. Ang panay ng Diyos. Remain in God. Manatili pa sa Diyos. To be always connected with God. Kaya nga, ibang-ibang ito lang doon ng mga nakalipas na araw. Yung patuloy natin mga uling yung mga panalangin at pagnitilan. Kasama ka yung siguro sa pagdala natin yung mga spiritual healing. Kasi hindi bahagin na ano. Ano pa yun? Reflection, pagninigay, meditation. Maging bahagi na pagninigay niya na maging bahagi siguro na may tanong na ito. Ano ba gusto mo gawin mo ngayon sa araw na ito? Kaya kung yung mapapansin ko ay kahit na ho, 10 segundo, may panahon tayo ng kanahitikan. Why? Bago ko natapos ko ng homilya. Kasi yun, baka kasi may gusto kong sabihin ng Diyos sa inyo. Hindi naman yung tumingo sa inyo yung sinabi ko hindi. Kaya ako tayo nagbigay yung panahon ng pagkakitin na hindi. Yung unayan mo at ng Diyos. Na pwede baka sa panahon ng katalimikan ay makakuha na natin. Pero yun ang pangalawa. Gaano tayo nakakulit sa Diyos. So, kanina kasi lumulang ay yung kuryente na para dito sa quarting
may isang matin dito si Kalil, no? Ay nabasa, sumabog, so nawala ng ilaw noong yung kompeto, no? Ay nawala din ng wifi. Nawala din ng wifi. Ilang minuto lang yun. Ay inip-inip na. Kasi walang wifi. Eh sa Diyos. Sa Diyos kaya. Ang Diyos kaya hindi pa lang kaya kaya nakapagdasal ng isang atras. Ganun kaya ang pagkalitin namin. Pero hindi ka manalang sinasabi ang magkakon ng kompetensya. Pero yun ang maging bahagi. Kahit manalang ang kompetensya. How often are we connected to God? Kaano kalakas ang koneksyon namin sa Diyos?
Itong inulugatid ng dating pag-aalam. Ang buong sarili ng anak ng si Jesus ay inihal niya sa iyo po ang kanyang pag-ubos. Siya ang gampanan para ng nag-aandog, siya pa rin ang tulang ang doon ay pinupon. Kaya nang isa na ang mga anghel sa siyawin ng papuloy sa iyo ng walang mabayin sa kalakitan. Kami inagulugin sa loob kadamihan. Oh,
sandali ng kanyang pagkakaroon kami pagpapasok ng sila. Lobi mo kami magsalo-salo sa kanyang katawan at ibuhay ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa ng Kristo. Kami naman kami niyang handog na ang panahon na katagas niyo. Tulungan naman na kami magkamit ng pamanamin sa Kanilang Diyos ang mahal na ngayon Maria. Isa na siya na kanyang support ng mga pastor, mga martir, isa na martir na lahat ng mga panahon na aming nasa dahil na usap para sa amin. Ama, ang handog na ito ng aming pagpagkasan ng sino ay magbunga naman ang magbayapan at kaligtasan para sa buong libri. Padagin mo sa panalampalakay at patuloy ng iyong sipa na galapin sa lupa. Nasama ng iyong lingkod na si Francis Bonaventura, ang kanan mga obispo at buong kapalian at ang pagpinilig sa bayanan. Tingin mo ang mga pagpinilig na iyong angkali ngayon ay inipon mo sa iyong harapan. Amang mawagin mo, tumin mo at pagisip na lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sunod na daigdig. Kawal mo patuloy sa iyong hari na mga kapatid namin ng mga kanilaan ng Kristo sa mundo ito na nagkakatay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasa ang mga kapatid sa iyong pinig at sama-sama pagkamasa na iyong kanilin ang unang mali. Sabagat na ang kasisilayan na iyong kagandahan sa pamagitan ng aming Panginoon sa Kristo na siya ang pinagdaraan ng bawat kaluluwa mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa kanyang lahat ng pananampalataya sa loob, Diyos ang mga kapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawa ka ng kami. Thank you.